Podcast Network Asia. Are you considering to resign and go into a business? Bago mo gawin yan, nako mga friendship, I want you to listen to this episode. Hi, I'm Chinky Tan and you're listening to Chink Positive Podcast, where I aim to equip you to become wealthy and debt-free, teaching you on how to save, budget, get out of debt, and invest. Let's get into the episode. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang world coach. Maraming salamat for tuning into another episode of our podcast sa Chink Positive. Sa episode na ito, this is going to be the part 2. Yung part 1 po natin, pinag-usapan din po natin, di ba, kung nagpaplano kayong mag-resign at gusto niyo na magnegosyo, is it the right time for me to resign? So, ngayon, hindi ko na patatagalin. So, ang gagawin ko, I want to convert this podcast episode into a coaching session. I want you to answer some questions so that you'll be able to identify kung talagang ready ka na o hindi. And if you missed the first episode, kung gusto niyo lang pakinggan, please just check yung directory, okay? So right now, let's talk about on how to transition mentally. Ang una, kailangan talaga yung mindset mo eh. Ready ka dapat sa iyong way of thinking in switching from employment to entrepreneurship. So unang tanong ko sa iyo, and I hope that you get a piece of paper and I want you to answer this. Are you open to embrace change? When you talk about change, yung uncertainties. Yung, kasi marami siyang ano eh. Alam mo ito ah, sa pagninegosyo, itong na-realize ko. Lahat ng mga plano sa negosyo, maganda yan sa papel. Pero pagka in-execute mo na, nagbabago na siya. Oo. Yung parang shortest distance is straight line eh. Pero pagka ginawa mo na, crooked na yung design. Crooked na talaga eh. Mag-a-adjust ka talaga. So that's number one. Ready ka na ba? Pag hindi ka pa ready sa change, ibig sabihin, wag muna. And then next also, na-identify mo na ba yung strength mo? Alam mo na ba kung anong gusto mo talagang gawin bago ka mag-umpisa? Kasi kung ikaw mismo, confused ka pa, hindi ko nga alam mo na bibenta ko eh. Wag muna. Diba? Pero kung alam mo naman yung strength mo, alam mo naman pag ginawa mo to, magiging successful ka since yan ang career mo, yan ang experience mo, expertise mo, by all means. Number three, meron ka naman tinatawag na mental resilience. You have what we call as the do whatever it takes attitude. If you are prepared mentally, sinasabi mo talagang kung ano inumpisahan ko, tatapusin ko, ready ka. And last, gaano kataas ang confidence level and belief system mo pag ginawa mo to, magiging successful ka. You gauge yourself from 1 to 10. 1 is the lowest, 10 is the highest. Pag ikaw ay pumapalo from 6 to 10, ibig sabihin magandang sign yan. Pag ikaw ay pumapalo from 5, 1 to 5, medyo pag-isipan mo muna. So number 1, ito yung first set of questions, yung mentally, kailangan masagot mo with flying colors. Number 2, second group of questions, in terms of how to transition emotionally. Have you already taken time to reflect yung prepared ka, hindi lang mentally, pero emotionally, kung may mga, like for example, problema, challenges, stress, kakayanin mo bang dalin yan? Di ba? Let's say wala kang sweldo, di ba? Kasi wala eh, titigil ka na sa trabaho eh. Tapos walang benta. Expect the best tayo, but prepare for the worst. How are you going to emotionally handle this? Diba? Or if not naman, do you have a group of people to support you? Diba? Na talagang tutulungan ka, susuportahan ka for the first few months. Diba? Or if not naman, paano mo, just in case, i-handle ang mga stress na ito just in case na mangyari ito? Meron ka bang outlet? Meron ka bang mga activities na pwede mong gawin? Meron ka bang taong pwedeng kausapin? Diba? Para maka-pour out ka ng mga frustrations mo. That's the second group of questions. The third group of questions is transition financially. Ito medyo practical to ng konti, no? Have you evaluated your current financial situation? Ang ibig ko sabihin, have you already set up an emergency funds of at least 6 months to 1 year? 6 months to 1 year. Just in case na hindi mag-fly ang business mo, 6 months mababayaran mo yung mga necessities ng iyong pamilya na wala kang stress at problema. The worst thing that can happen is this. Emotional ka, nag-resign ka, tapos wala ka pang emergency fund,
tinakbo yung negosyo, pinuhunan mo, tapos hindi siya kumikita, tapos wala kang emergency fund, mangungutang ka para pambayad ng yung mga pangailangan. Mangungutang ka ulit, pambayad ng ano, ng operational expense mo. Nako, it's too much. Maniwala ka. And also, next, meron ka bang plan A, plan B, plan C? O sige, just in case hindi to nag-work, babalik na ako sa corporate ko. May nag-iintay naman sa akin eh. May offer naman ako actually. Gusto ko nang subukan. Kung may plan A, plan B ka, fine. Kung wala, oh, isip muna kapatid. Woo! Grabe, no? Am I speaking some sense to you already? If you are appreciating this episode, please type the word appreciate naman sa comment section. And also learn how to transition practically. When you say practically, also may business plan ka na ba? Naintindihan mo na ba yung papasukan mo? Yung industry mo? Yung competitors mo? Nag-market research ka na ba? Na-evaluate mo na ba yung skills mo? Magkano yung charge mo? Diba? So in other words, ito yung mga practical questions na kailangan mong masagot. Again, kung hindi mo siya masagot, friendship, hindi ka pa handa. And then also, let's talk about transitioning logically. Meron ka na bang timeline, di ba? A realistic timeline, di ba? Smart, specific, measurable, achievable, relevant, and time, may timeline ka. Tapos, meron ka na rin bang exit strategy? Nakausap mo na ba yung boss mo para mag-transition ka, magpaalam ka? And then, ano na yung ginawa mo rin para makapag-open ka? Gusto mo ba work from home? Or if not naman, meron ka talagang physical space na kukunin? At so, pang ano yung mga technology tools? Diba? Na kailangan mo space na kailangan mo para to make your vision to become a reality. And not only that, but you should also learn how to transition socially. When you say socially, yung network mo. Because I do believe it's the network that will make your net worth. Kailangan po na kausap mo na ba yung mga colleagues mo, supervisors mo, nasasabihin mo na gusto mo na talagang mag-resign at mag-full-time ka na sa gusto mong gawin. Di ba? May pag-iiwanan ka ba? It's a transition ba? Para mas maganda yung pag-alis mo. And then not only that, but also yung mga network na gusto mong targetin, na-secure mo na ba sila? Nakausap mo na ba? Nagbigay ka rin na ba ng feelers? Di ba? Just in case, these are the people who are going to support you with your new endeavor and a new enterprise. Diba? Importante yan. And isa pa, for me, the most important thing, just like what I mentioned, and if I hope, nandito ka pa. No? Kung nandito ka pa, type nandito. Prepare yourself to transition strategically. When you say strategically, kailangan meron tayong common sentido or common sense. No? Itong business idea mo ba, na-run mo na ba? Na-prove mo na ba? Or talagang raw na raw pa? Kasi mas maganda yung may proven concept ka na habang nagtatrabaho ka, inumpisaan mo na, kumikita ka na, may proven concept ka na, tapos kailangan mo lang na mas maraming oras to expand and grow the business, okay yan. Pero kung ikaw, first time experiment pa lang, tapos mag-resign ka na, parang walang common sense, di ba? Anong business model din? Tanungin mo sarili mo. Itong ginagawa mo ba aligned sa strength mo, aligned sa calling mo, sa experience mo and expertise mo, or dahil nainggit ka lang? And then also, ano pa yung mga strategies? Meron ka namang strategies na naka-line up na just in case na umpisa mo talaga to, makukuha mo talaga yung mga potential customer mo. So, in other words, kasama na rin sa strategy yung branding, positioning, marketing, sales, ready na ba lahat yan? So kung ang sagot mo ay hindi, again, hindi ka pa handa. Ito lang I hope that you'll be able to, again, reflect bago ka talaga mag-resign through this coaching session of ours. Remember that the journey to entrepreneurship is a holistic process. Buo siya eh. Kailangan mo i-consider ulit yung practical, yung emotional, yung financial, yung relational, yung social, di ba, yung strategic. Bago ka talaga tumalon, wag lang natin sabi, ay, excited ka lang. Kaya uulitin ko, if you cannot answer these questions clearly and truthfully, you are not yet ready. Kaya para sa mga tao na napakinggan to at natulungan kayo sa episode na ito, i-type na naman yung comment section how did this episode help you?
And para sa mga tao naman na nabitin po sa episode na ito, Chinky, ano na talagang kailangan kong gawin at ma-possess in order for me to really say, I'm really an entrepreneur and really ready. So in our third episode, I will reveal to you all the things that you must possess in order for you to transition successfully. Maraming salamat, and I hope you like this episode again. If you like this episode, please share this episode with some of your friends who are in the transition process. Maraming salamat. As I always say, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always think positive. Bye. Hi guys, thank you for listening to this episode of the Chink Positive Podcast. This podcast is powered by Podcast Network Asia. If you want to keep on growing and stay inspired, follow us on wherever you're listening to this podcast and share it with friends. Have a good day and always chink positive. The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.